Okay, nagbabalik ang kusinerang mommy. Ngayon naman po ay share ko naman sa inyo kung paano gumawa ng pangnegosyo recipe ng cheese stick. At ito na nga po ang ating mga sangkap. So, kailangan po natin dito ng flour. Ang gamit ko po dito ay all-purpose flour. At kailangan din po natin dito ng cheese powder. So, haluin lang po natin mga momshi. And then 50 grams po ng cheese powder. So, atin lang po itong i-mix. And then after po natin itong ma-mix, ilagay na po natin ang margarine. And then, mix uli po natin. So, maglalagay po tayo dito ng water. 150 ml po ang ating water. So, kung gusto nyo pong damihan yung lulutuin nyo po, adjust nyo na lang po sa ingredients natin. Okay. Haluin lang po natin ito hanggang sa maging smooth talaga siya. Hanggang matunaw yung mga buo-buong cheese and yung flour. Tsaka natin siya lulutuin. So, atin na po itong isa lang mga mommies. So, hinalang po natin ang ating apoy mga mommies. Mahina lang na gradually talagang maluluto siya. So, unti-unti, maluluto siya. Magiging paste po ito, mga momshi. So, continuous lang po yung ating paghahalo. Haluin. Huwag titigilan kasi po, yung ilalim po didikit. Okay? Ayan na. So, continuous pa rin ang halo-halo, mga mommies. Halo pa more. Okay na. Pwede na to. Dapat ganito po yung mixture natin. Naakala mo pandikit lang siya. Alright, so tanggalin natin. Sayang din naman na ito. Pwede pa itong ipahit at maging 10 pirasong cheese sticks pa yan. Sayang naman. Maganda po ito, mamis, na recipe sa pangkabuhayan. Tubong lugaw po kayo dito, mga mamis. Ayan. So, magbibigay po ako sa inyo mga mommies ng isang tip formula para hindi na po kayo gumamit ng itlog na puti na pandikit. Ito lang po mga mommies. Flour plus water equals paste. Alright? So, ganito lang. Kaysa gagamit na po kayo ng itlog na puti, yung egg white, mahal pa. So, ito na lang. Harina na lang tsaka tubig. Mas maganda pa siyang pandikit mga mommies. Promise. Hindi magastos. And then, madami kayong talagang madidikitan. So, dapat po ganito yung consistency ng inyong pandikit. Yan. Alright? Okay. So, magdikit na po tayo mga mommies. Simulan na natin kasi baka abutin pa tayo ng gabi, di pa rin tayo tapos magdikit sa dami ng didikitan natin. Ay, ito, may nakadikit pa. Ayan. Simulan na po natin ang pagdidikit, mga mamis. Ayan lang, pahid-pahid lang po natin. Okay? So, papahiran lang po natin. Take note, mga mamis, itong aking ginawang mixture, talagang ano lang siya, kumbaga tamang-tama yung lasa, hindi siya maalat at hindi rin mataba. So, tamang-tama lang po yung combination ng flour and then yung cheese. Huwag nyo yung dadagdagan yung flour kasi tatabang. Huwag nyo rin naman yung dadagdagan yung cheese kasi maalat. So, ito lang, ito yung swak na timpla talaga, mga mami. So, kung gusto nyo mas madami, adjust lang yung sino lang po, okay? Adjust nyo po yung ano, yung pag dito, adjust nyo po yung dami, okay?
So yung iba naman po dyan na mga social, ayaw ng cheese na, ano, gusto talaga puro yung cheese, ganito rin. Ito lang naman cheese, babalutin nyo ng wrapper, tapos ipiprito nyo. O, ito na siya. Yung mga nag-aarte-artehan, yung mga, ano baga, yung mga pasosyal, talagang gustong cheese na cheese. Kaso medyo maalat nga pag ganito. Pag ganito po, medyo kapalan na lang natin yung ating pambalot. Anyway, yung pambalot naman, igawa sa harina to. Kaya kumbaga, para kayong kumakain ng tinapay na may palaman na cheese. Okay? Alright. So, ito na nga! Ito na siya! Luto na siya. Ay, hindi pa. Hindi pa luto. Gawa na siya. Pipirituhin pa lang. Okay? So, tayo magpainit ng mantika. Alright? Pag nagluto naman kayo neto, mga mamis, huwag naman yung sobrang hina ng mantika, ng apoy, I mean, kasi parang kukunat siya. Dapat yung medyo, tapa lang din naman yung apoy para crunchy talaga yung ating cheese, okay? Okay? Alright. Okay. So, antayin lang po natin ito na umiinit ang ating mantika bago natin isala ang ating cheese sticks. Nagawa na. Okay? Kung gusto nyo po pambenta nyo, mas malaki, pwede. Kasi luto naman na yung loob na ito, niluto na natin. Okay, kahit makapal pa yung pambalot nyo, okay lang yan. Kasi luto na yung ating palaman. Okay? So, kung gusto nyo din naman, manipis, maliit, inipisan nyo yung pagpahid ng ating cheese and paste. Alright? Okay, so pwedeng malaki, pwedeng maliit. Pero make sure talagang kikita kayo ng lugaw dito. Okay? Promise yan. Kaysa bumili kayo sa palengke, kaysa, alam nyo yun, eto, maganda tong pangkabuhayan, mga mommies. So, ito na nga po. Mainit na po ang ating kawali. So, ilagay na po natin ang ating cheese sticks. Alright. So, pag nagpiprito kayo, mga mamis, make sure po na lahat ng space malalagyan nyo kasi sayang naman ang mantika. Sayang na, sayang talaga. So, make sure na madami kayong ilalagay. Ayan, ganyan. So, huwag nyo naman masyadong toasted na toasted kasi luto na nga po yung cheese natin, yung paste. And then, lagay natin sa, patuloyin nyo naman kasi kawawa naman yung mga kakain na puro mantika na yung kinakain. Patuloyin nyo. So, ito naman niluluto ko na to. Ito yung nilagyan natin. Ayun na, mamis! O, diba? Oh, sarap talaga nito. Cheese na cheese talaga. Malutong, malutong. O, ito niluluto ko natin. Ito yung hiniwa-hiwa kong cheese na yung keso. Yan yung mga maarte dyan, mga sosyal. Ayan na. O, kung may tira kayo, ganito na lang gawin nyo, mga mamis. Takpan nyo, erif nyo. Gusto mag-prito uli. May pipirituhin. So, ito na nga siya. O, diba? Yummy, yummy talaga. Cheese na cheese. And malutong. At masarap talaga. Kikita talaga kayo dito, mga mamis. Alright, so sana nagustuhan yung aking recipe for today. Huwag kayong makakalimot na mag-subscribe, ha? Please. Thank you. Bye.